Mga ka-showbiz, ang dami nang naglalabas ang haka-haka tungkol sa mainit na isyu ng Itbulaga. Hanggang sa ngayon ay wala pang nagsalita mula sa mga taong involved sa isyong ito. Pati ang ilang executive ng GMA7 ay nagulat sa balita pagkatapos nilang nabasang blind item. Kahit ang ilang dabar cards ay ayaw na rin munang magsalita. Ramdam nga ang pagkalungkot hindi lang sa kanilang magiging kapalaran sa Itbulaga, kundi mas inaalala nila ang mga staff na damay sa major-major na pagbabago sa noontime show. Pawang mga speculation pa lamang naririnig na kwento, kagaya ng matagal na raw nakaupo sa tape INC office ang mga anak ni dating Congressman Romeo Halusos Jr. Ayon sa ilan pang nasagap na kwento, may isa pang masalimuot na issue na may kinalaman sa production ng noontime show. Ayon sa sources, matagal na raw retired si Mr. Tovera, pero tumatayo pa rin itong consultant ng Itbulaga at siya pa rin nasusunod sa programa bago naglabasa ng mga balitang pagbabago sa show. Ang isang balita ay may isang anak raw si Mr. Halusos na gustong isama sa mga host. Bali-balitang pinapag-resign ng lahat ng host at nag-rehire na lang, pero may kaltas na sa kanilang original talent fee. Si Jose Manalo, Wally Bayola at Alan K. lang ang gustong i-retain sa show. Si dating Senate President Tito Soto, Vic Soto at Joey, nakilala bilang TVJ, ang original host ng Itbulaga na 43 years nang umeere sa television. Eto na kaya ang ibig sabihin ng nakabalandra sa billboard ng Net25 na nasa kanila na sina Tito, Vic and Joey. Si Mr. Tony Tovera kaya ang producer nito. Ngayong araw nga ay tinuldo ka na ng Net25 ang lahat ng haka-haka dahil kumpirmado na mapapanood ang TVJ sa kanilang programa sa Net25. Si Pauline Luna naman ay kasama ay meron silang programa sa Net25 kasama ang anak na si Tali. Kaya ang tanong ng marami, tuluyan na nga kayang iniwan ng TVJ ang Itbulaga ngayong kumpirmado na ang paglipat nila sa Net25.